Patuloy po akong bumabati ng isang mapagpalang pagbati sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ano bang oras na kayo dinarat na ng ating programa, hangad ko po na kayo na sa pinakamabuting kalagayan ng iyong buhay at kung hindi man, ang mahalaga, manatili po tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Tayo po'y muling papasok sa ating gagawing pag-aaral upang muli nating tuklasin ang mga bagay na naayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi na tayong papaligoy-ligoy pa. Bago po natin simulan ating pag-aaral, muli tayong hihiling ng patnubay ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli po ay nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob ng panahon at pagkakataon. At ngayon po ay muli namin lalapitan ang iyong banal na luklukan upang kami po ay magsagawa ng paglilingkod at may patuloy na naging karapat-dapat at katanggap-tanggap ang aming pagsamba na gagawin dahil patuloy nyo kaming titingnan sa katwiran ng aming Panginoon Jesus Kristo. Akin din pong dinadalangin na naway patuloy na buksan ang isipan ng mga puso, kaliwanag, nagmumula sa patnubay ng banal na Espiritu upang lubusan naming maunawaan ang inyong mga panukala para sa aming buhay. Okay, maraming salamat po. Pasiguro na aking dalangan ay ipinakinggan sapagkat hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ay kay sa Kristo na siya namin tagapagligtas. Amen. O ayan mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli po akong nagpapasalamat na kayo nariyan. At muli na naman magkakaroon tayo ng pagkakataon na mapagsamasamahan ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At tayo po ay nag-aaral ngayon sa buong quarter may kinalaman sa covenant o tipanan o may kinalaman sa tipan. At ngayon nga po ay ang ating pinag-aaralan ay yung mga pasilip na pananaw patungkol sa kung ano nga ba ang covenant o yung tipanan. O maraming terms. Sa Tagalog, pwede siyang kasunduan, usapan. Okay? So, sa English naman, covenant or agreement. No po, so, yun po ang ating focus ng pag-aaral sa linggong ito. Primer, mga patikim na pananaw patungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng covenant. At atin pong napag-aralan ng Sunday yung mga basic elements, mga bagay-bagay na nakapaloob sa isang covenant, sa agreement. At yung Monday naman na pag-aralan po natin kung ano yung pinasok na covenant sa pagitan ng Diyos at ni Noe. At kahapon ay na pag-aralan naman po natin ang patungkol sa kasunduan na pinasok ng Diyos at ni Amang Abraham. At sa gabing ito ay atin naman pag-uusapan ang tipanan o kasunduan pinasok ng Diyos at ni Moses. Ano po? So, hindi tayo magpapaligiligi pa. Basahin po natin, no? Basahin po natin ang Genesis, Exodus chapter 6, 1-8. Okay? Exodus chapter 6, verses 1-8. Ito po ang ating matutunghayan sa aklat ng Exodus, kapitulo 6, talatang 1-8. Sinabi ng Diyos kay Moses, ako si Yahweh. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos, ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupain na tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. Narito, narinig ko ang daing ng bayan ng Israel na inalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadaram ako sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkalipin. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo at makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupain ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob at iyon ay ibibigay ko
sa inyo ako si Yahweh. So yan po ang mga talata mula sa talatang 1 hanggang talatang 8 ng kapitulo 6 ng Exodus. Okay po. So, since nabasa na po natin siya, ang mga katanungan dito, what covenant was God talking about? Ano yung covenant na yon? Eh, babalikan po natin yung pinasok niyang usapan kay Abraham doon po sa Genesis chapter 12. Ano po? 1 to 3. Balikan po ano ho? Yun po naging topic natin kagabi. At ang tanong pa rito, how was the Exodus to be fulfillment on his part of the covenant promises? Paano po masasabi na yung Exodus ay pagtupad ng Diyos sa kanyang ano po, sa kanyang pinasok na pakikipagtipan o kasunduan kay Abraham? Ay obviously, ayan na nga po, dumami na sila, di po ba? Yung mga tao saan po, yung mga tao sa Egypto na inalipin ng mga Egyptian, ay of course, nagmula yun saan? Nagmula yun sa 12 anak ni Jacob. Alala po natin, di ba? Na unang ibinenta kasi doon si Joseph na naging second to the highest ranking official ng Egyptian nung siya nabubuhay pa. Okay? Hari, tapos siya na ang sumunod na in command sa lugar ng Egypto. Pero nakita po natin, nung namatay si Joseph, ay unti-unti na ano po, nawala ng ano, kumbaga hindi na sila na-respeto ng katulad nung panahon na buhay pa si ano po, si Joseph. At ginawa na silang ano, ginawa na silang alipin. So yung mga tao, o yung mga Israelita na nandun sa halos 400 years na pananatilisan po sa Egypt ay obviously katuparan ng pangako ng Diyos na pararamihin ko kayo. Ha? Pararamihin ko kayo. At kanino niya ano po? Kanino niya sinabi yun? Basahin na lang po ulit ang Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Yun ang pinasok na ano po? Yun ang pinasok na usapan sa pagitan ng Diyos at ni Amang Abraham. At makikita po natin, ulitin po natin, yung palagi kong sinasabi, ano, kailanman kapag ang Diyos ay pumasok sa isang kasunduan, lagi niyang tinutupad ang kanyang, ano po? Lagi niyang tinutupad ang kanyang pangako. Ha? Magmula sa isang matandang Abraham at isang matanda na rin Sarah, oh, nagkaanak sila ng Isaac, yung Isaac na yan, nagkaanak ng Kambal, Isaw at Jacob. Tapos itong Jacob na ito ay nagkaanak ng 12 ano po, lalaki, at doon na nagpasimulang dumami na dumami ang kanilang ano po, dumami na dumami ang kanilang lahi. So, obvious na obvious mga kapatid, na tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Kaya sabi, pangako ko ito sa inyong ano, magulang sino? Si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Ha? So, yan po ang tawag dito sinasa. Anong covenant o anong usapan ang pinag-uusapan dito? Of course, balikan na lang po ulit ang Genesis chapter 12 verses 1 to 3. And how was the Exodus to be fulfillment on his part of the covenant promises? Yun na nga. Obvious naman. Talagang tinupad ng Diyos yun. Nabi niyang pararamihin ko ang inyong lahi. And number 3, katanungan siya dito, what parallel can you find between what God promised the people here and what He promised Noah before the flood? Ano po yung makikita natin pagkakaugnay o pagkakapareho? Yung pangako ng Diyos doon kay Noe at dito naman po sa panahong ito. Ang sabi sa panahong ito ng Exodus. Ang sabi dito, after the Exodus, paliwanag po, no? The children of Israel received the covenant at Sinai. Tama po, ano ho? Tapos alin ang pagpapalaya sa kanila doon sa Egypto. Tinanggap nila alin po? Tinanggap nila ang kasulatan ng kasunduan saan po? Sa bundok ng Sinai. Given in the context of redemption from bondage. Ano po ang konteksto ng tipanan ng Diyos at ni Moses at ng bansang Israel? Ang konteksto ay ano po? Ang konteksto ay sila ay ano po? Sila ay iniligtas ng Diyos, pinalaya sila ng Diyos saan po? Sa matagal na nilang pagkaalipin. Kita po natin, sinabi po ng ating binasa po sa Exodus chapter 6 verses 1 to 8 na hindi na ano po, na hindi na natutuwa ang Diyos sa ginagawa ng mga Egyptian sa kanyang bayan. Ano ho mga kapatid? Kaya sabi niya, parurusahan ko sila ng mabigat. Okay? So, at ang sabi dito, and containing God's sacrificial provisions for atonement and forgiveness of sin. Ikita po natin na sa Sinai ay doon din po
inilatag ng Diyos, alin po, yung mga sacrificial provisions. Sinabi na rin kay Moses kung ano mga dapat gawin, lalong-lalo na sa mga tao na kung sila'y magkakasala. Kaya alam po natin, na laging ano po, nagpapatay ng mga hayop. Para saan? Para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at iba pang mga ritual. Ano po? Pero mostly araw-araw. Oh, yung daily ano nila, offerings ay kadalasan. Ang konteksto nun ay sa paghingi ng ano, paghingi ng tawad sa kanilang mga kasalanang nagagawa. It was therefore, like all of the covenants, a covenant of grace and God's grace extended to His people. So, ang pagkakapareho, kung paanong ang pamilya ni Noe ay nakatagpo ng ano, ng biyaya sa mata ng Diyos, ay ganun pa rin po ang makikita natin. Ang Diyos ay ano po, patuloy na ipinagkakaloob alin po yung kanyang biyaya. Kanino po? Dito sa kanyang bayan. At sa context nga po ito, ang bansang Israel. Ito ba? Ano nga po ba yung, ano nga po yung biyaya? Kabutihan, kagandahang loob. Undeserved favor. Ano po undeserved favor? Na nagmumula saan? Nagmumula sa Panginoon. Kaya sa dito, in many ways, sa maraming kaparaanan, this covenant reiterated the three major emphases in the covenant with Abraham. Ano po? Na maraming pagkakapare-pareho o kaparaanan, ano po? Inuulit dito, alin po, ang tatlong pangunahing idinidiin kung papaano ang tipanan na pinasok ng Diyos at ni Abraham. Anong lalo na po sa bahagi ng Diyos? Unang-una, sa dito, it was an special relationship of God to His people. Tama po, ano ho? Merong ano po? Merong natatanging ugnayan ang Diyos at ang kanyang ano po? At ang kanyang bayan. Sa kaso po nino, sa kaso po halimbawa ni Abraham at ganun din naman sa kaso ng Lolo Noe. Diba? Kaya nga nakatagpo ng ano? Nakatagpo ng biyaya. Sabi nga po dito, nakatagpo ng biyaya si Noe sa mata ng Diyos at meron silang ano po, meron silang maganda at natatanging ugnayan. Okay? So, basahin nga rin po natin uli Genesis chapter 17, 7 to 8. Alam po natin ito yung araw na binisita ni Yahweh si Abraham at si Sarah, no ho, para sabihin nga na magkakaanak sila kahit doon sa panahon na sila ay matatanda na. Ang sabi po dito, Genesis chapter 17, 7 and 8, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupain ito ng Kanaan na iyong titirhan ngayon bilang isang dayuhan. Na ngayon, tinitirhan mo ngayon bilang isang dayuhan. Ito magiging pag-aari nila habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Ano niya po? Nakita natin yung ano po? Natatanging ugnayan o relasyon. You know? Oh. Ako ang iyong Diyos, aariin ko namang ano, bayan ko, ang iyong magiging lahi. Ha, mga kapatid, patitirahin ko sila dito sa lupain tinitirahan mo ngayon. Eh, dayuhan nga sila, no? Nakikitira lang sila ng time na yun. Pero darating ang time, ano sabi, na aariin nila ito. At yun po ang inuulit-ulit dito po sa ating pag-aaral ngayon. Lalong-lalo na po dito sa aklat ng Exodus. Eh unang-una ano po yung mga idinidiin sa tipa ng pinasok ng Diyos kay Abraham, unang-una yung tinatawag na special nilang ugnayan. At kagabi napag-aralan din po natin na si Abraham kaya hindi nagdalawang isip, di po ba? At hindi nagtanong-tanong kung sabihin sa kanya ng Panginoon, umalis ka diyan sa Ur. Hindi na siya nagtanong na ano po, nasaan ako pupunta Panginoon? Ba't ako aalis dito? Eh dito na establisado ang aking pamumuhay. Hindi, umalis siya. Walang tanong-tanong. Bakit? Kasi una pa man, sabi nga, ay meron na silang ano? Meron na silang maganda at matibay na ugnayan. Okay? So, sumunod. Ang sabi dito, mga kapatid, they would be a great nation. Tama. Genesis chapter 12, verse 2, sinabi ng ano po? Sinabi ng Panginoon na gagawin niyang dakilang bansa. Alin po ang lahi ni ano po? Ang lahi ni Abraham. At obviously, nangyari naman po talaga, mga kapatid, di po ba? Nangyari naman talaga. Yung nga lang sa kasawiang palad, alam po natin na bago pa man sila pumasok sa alupang pangako, mga kapatid, ano? Nung ibigay sa kanila ng Panginoon ang mga kondisyon ng kanilang tipanan,
At nangako naman silang susundin namin ang iyong mga utos. Pero nakita po natin, nung sila ay mapunta sa lupang pangako, nakita po natin kung gaano sila naging kawalang, kumbaga, hindi natin, kawalang tapat. O hindi sila po naging tapat doon saan, sa pangako nila sa Panginoon, na susundan nilang, susundin nilang lahat ang utos ng Panginoon, na inutos ng Panginoon, ibinigay ng Panginoon doon kay Moses sa Sinai. At natandaan po natin, balikan lang natin uli, ang aklat ng Deuteronomy, especially verses chapter 28 hanggang 32, nandun na rin po, nandun yung mga kondisyon ng pagpapala at sumpa sa bayang Israel. Ha, mga kapatid? Nandun. Pagpapala kung sila'y susunod. Sumpa kung sila'y ano po, kung sila'y lalabag. At alam po natin, ulit-ulitin ko, na ang Diyos laging tapat sa kanyang pinasok na usapan. Pero sad to say, yun nga, mga kapatid, ang bayan ng Diyos, which is sa kontekstong ito, ang Israelita nga po, ay laging ano po, laging nagpapasaway. So, ganun pa man, yung pangako ng Diyos na gagawin ko kayang ano, isang dakilang bansa, ay nangyari naman talaga. Ito ba? Yun lang, dumating nga ang panahon at sila'y ano, sila'y ipinabihag din ng Diyos sa ibang mga bansa dahil nga sa katigasan ng ulo. At kasama naman talaga yun saan? Kasama naman talaga yun sa usapan. Na pag kayo'y hindi sumunod, ha? Magiging ano? Buntot. Pero sabi nga ng Panginoon, pag kayo susunod, hindi kayo lalabag. Hindi kayo kailanman magiging buntot, lagi kayo magiging ulo. Pero ulitin po natin, obviously, ay naging matitigas ang ulo kaya ipinabihag sila. Inallowed, pinaintulutan ng Panginoon na sila ano, mabihag. But, tandaan po natin, never na hindi muna niya tinupad. Tinupad niya. O, kita mo, lahat naman tinupad eh. O, pararamihin ko kayo, gabi mo kayong dakilang bansa, sumunod lang kayo, hindi kayo magiging buntot. Kaya lang, hindi nga sumunod. Kaya, tinupad din ng Panginoon yung kanyang babala. Ha, mga kapatid? Number three, ang sabi dito, muli, ang sabi dito, obedience was required. Oh, mga kapatid, ano ho? Sa tipa na nakita natin inuulit dito po sa ating pinag-aaralan ngayon, yung tatlong bagay na makikita natin sa tipanan ng Panginoon na pinasok niya kay Abraham. Unang-una, alin po, meron silang ano po, dito makikita natin, meron silang magandang ugnayan sa isa't isa. At ipinangako nga na, ano, pinangako na sila'y magiging dakilang bansa. Pero, kailangan ng alin, kailangan ang pagsunod. Ha? Para matanggap nila ang blessing ng Panginoon, dapat kinakailangan niyang sumunod. Ganon din naman mga kapatid, ganon din naman kay Abraham, di po ba? O basahin po natin ang Genesis chapter 79-14. Ang sinasabi po dito ay ganito, sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong saling lahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Sinin niyo po? Kaya may requirement talaga at ang requirement ay ano po? Sa requirement ay sumunod sa kung ano ang napagkasunduan. Okay? At ang sabi dito, ganito ang iyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa iyong lahi, tutuliin pagsapit ng ikawalong araw. Kasama rito ang mga aliping sinilang, inyong sambayan. Gayon din ang mga aliping binili ng dayuhan. Sa dayuhan, ang palatandaan ito, ang inyong katawan, ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. So ano po? Nakita po natin na sa anumang kasunduan, meron talagang ano po, meron talagang nire-required na pagsunod. Pagsunod. Ha, mga kapatid? So, ayan. At sa pagpapatuloy, sabi dito, ating pag-aaral ay ganito. No! Tingnan po natin ano, kung ano daw yung order, kung ano yung pagkakasunod-sunod. Una, the Lord first saves Israel. Niligtas muna alin po ang mga Israelita. Then, He gives them His law to keep. Pangalawa, ano po? Binigay niya alin ang kanyang mga kautusan para kanilang ano? Para kanilang sundin. The same order is true under the gospel. At ganun din daw po ang ano?
ang makikita nating angkop na pagkakasunod-sunod. Ano po yun? Una, sabi dito, Christ first saves us from sin. Ano po? Tama. Una, ay niligtas muna tayo nino ng ating Panginoong Kristo sa ating mga kasalanan. Isang talata dyan, John 1.29. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay? So, Matthew chapter 1 verse 21, kaya nga ipinangalan sa batang ipinanganak ay Jesus sapagkat ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay ililigtas niya sa kasalanan ang kanyang bayan. Okay? At sa Roma, sabi dito mga kapatid, Galatians chapter 1 verse 4 at 1 Corinthians 15 verse 3. Mga kapatid, so ayan. And then ang sabi dito sa atin, then leads out His law within us. O, tapos makikita rin po, makikita ang katibayan ng pagiging ligtas natin. Na ano yon? Na nakikita na tayo nagiging masunurin, ano po, masunurin sa kanyang kautusan. Ha? O, maraming tayong binasa kagabi. Pero basahin po natin itong nasa 1 Peter chapter 2 verse 24. Ano po? O, nakikita sa bayan ng Diyos na inligtas na sila'y masunurin ho, hindi malabagin sa kautusan ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 24. Ang sabi dito ay ganito. Sa kanyang kamatayan sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. O di po ba mga kapatid? Tama. Yung mga taong ano po, yung mga taong niligtas ng Panginoon ay ano po, namamatay sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi na yung dati niyang gawi ang kanyang pinagigiliwan. So nandun talaga. Again, ano, niligtas tayo, tapos yung katibay na tayo niligtas, ulitin na naman natin yung ating pinagdiinang kagabi, ay nakikita sa ating mga buhay, alin po, yung epekto ng kaligtasan na ating tinanggap. Ano po yun? Nasusunod natin, alin, ang kautusan ng ating Panginoon. Ulit-ulit na sinabi ko kagabi, patungkol sa ilustrasyon ng puno at bunga. Di po ba? Kung ano ang puno, siyang bunga. No. Kung tayo'y nakakabit kay Kristo, kung totoong tayo'y niligtas ng Panginoon, may katibayan yan. Ha? If you love me, keep my commandments. At alam na alam po natin, mga kapatid, tingnan niyo po, Galatians 2.20. Malamang isa yan sa paborito niyong talata. Ano po? Galatians 2.20. Anong sinasabi doon? Basahin na nga lang po natin. Tingnan nga po natin kung ano nagiging pamumuhay ng isang taong iniligtas ng ating Panginoon. Sumampalataya, nakiisa sa Kanya. Ang sabi dito sa talatang 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng Kanyang sarili para sa akin. So nakita po natin mga kapatid, ano ho? Ulitin natin yung sinasabi ng ating pag-aaral. Una, sabi dito, niligtas ng Diyos ang mga Israelita, tapos binigyan sila ng mga kautusan para kanilang sundin. The same order, sabi dito, is true under the gospel. Alam niyo mga kapatid, pinag-ano, no? yung mga, ito na naman, balik na naman tayo sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi natin kaaway, pero mga hindi natin kasundo pagdating sa aral. Ano ho? So, ano po bang kaibahan, ano po, sa kanila at sa atin? Sila, ulitin po natin sila, ang laging itinataas, wala naman sana tayong kontra doon, yung pananampalataya. Tama po naman. Kasi yung talaga, ano po, yung talaga ang ginagamit ng Panginoon para tayo, ano po, para tayo ay maligtas, ang tayo, ano po, sumampalataya. Pero hindi tumitigil doon eh, di ba? Doon lang sila hanggang sa John 3.16, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Ganun na lang. Pero pag pinag-uusapan ang pagsunod sa utos ng Diyos, parang allergy po sila, no? Parang may mga allergy pagdating saan? Sa
usapang pagsunod sa utos ng Diyos, lalong-lalo na ang moralo. Oh, eh, lalong-lalo na kung napag-uusapan ng Sabat. Parang masyado sila pong allergic dyan sa ika-apat na utos na yan. Kaya kung ano-ano na lang, ano po, kung ano-ano ang palusot. Pero ulitin po natin, ano ho? Ulitin po natin yung order, ha? Kung paanong bago binigyan ng utos ng Diyos ang mga Israelita doon sa Sinai, ay iniligtas muna sila, inilabas muna sila sa pagkaalipin mula sa Ehipto. Tayo rin po, mga kapatid, bago tayo pinagbili ng sumunod sa utos ng Diyos, iniligtas muna tayo, po, iniligtas muna tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun muna, yun ang first order, ano po? Niligtas muna tayo. At ang katibayan na tayo po iniligtas, ang sabi nga ni Apostle Pablo, kung totoong tayo'y mga iniligtas ng ating Panginoon, sabi niya, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Ha, mga kapatid, merong ano po? Merong pagbabago na makikita sa ating buhay. Ha, mga kapatid, meron. Tanyo, pambansang talata na rin natin, di ba? Romans chapter 7, verse 24. Balikan nga po natin uli yan, ha? Para hindi mawala sa isip nyo, ha? 24 hanggang 25. Ano ba na una? Pagliligtas o pagsunod sa utos? Ang sabi rin dito, kay saklap ng aking kalagayan, ha? Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Aminado siya, ano po? Aminado siya, Apostol Pablo, na meron siyang dilema. Masaklap ang kanyang kalagayan. Bakit? Dinadala siya ng kasalanan saan? Sa kamatayan. Pero ang tanong niya, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Ang sagot, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Ano po ang tugon? Sino magliligtas sa akin? Sinabi pa na, sumunod ka sa utos, tapos mampalataya ka, tapos ligtas ka. Hindi ho. Tingnan nyo yung order, ha? Tingnan nyo yung pagkakasunod-sunod. Ha? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya ito, pinapakita ko din na niligtas ka muna. Pagkatapos mong iligtas ng Panginoon, pagkatapos mong iligtas ng Panginoon, ano yun? Totunganga ka na lang? Nganganga ka na lang? Yung mga kapatid, tingnan nyo kung ano nangyari sa buhay ng Apostol Pablo nang siya'y makaranas ng kaligtasan mula sa Panginoon. Naulitin natin, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Pansinin nyo na po. Nung iligtas siya ng Panginoon, sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Hesukristo, ano na ngayon ang naging resulta ng kaligtasan tinanggap niya? Ha? Anong sumunod na pangyayari? Ang sabi niya, ano po? Ito na ngayon ang kalagayan ko. Eh, iligtas na siya dahil sumampalataya siya sa Panginoon. Ito na ngayon ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking pag-iisip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Nakita po natin. Kaya tama talaga yung order. Niligtas muna, tapos susunod. Hindi yung kung kailan niligtas, tsaka galit sa utos, naku, saan ka nakakita ng ganyang, saan ka nakita ng ganyang tamang aral? Kakaalam natin, ano po, meron talagang, ano, merong pagbabago na nakikita sa buhay ng isang taong niligtas. Sabi ni Apostol Pablo, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Pag sabi nga, nang iniligtas siya, tunay na pinaglilingkod ko ang aking kaisipan sa kautusan ng Diyos. Ayan, ulitin natin. Idinidiin natin dito, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay bunga sa ating ano po? Bunga sa ating tinanggap o bunga ng ating tinanggap na kaligtasan mula sa Panginoon. Kaya, inuulit na naman ang ating napag-usapang kagabi. Ano po? So, I hope and pray na talagang naunawaan natin lubusang ito. At umulitin ko po, umulitin ko kagaya ng sinabi ko kagabi. Ha? Hayaan natin paratangan tayo ng mga taong kaibayo natin sa pananampalataya. Na tayo po yung mga legalista at tayo yung mga kulto. Kung ang pagsunod sa utos ng Diyos ayon sa tamang pananaw ng Diyos sa kaligtasan ating tinanggap mula sa Kanya, kung sa pananaw ng mga kaibayo natin sa pananampalataya, tayo ay kulto at tayo legalista, okay na sa aking maging kulto sa pananaw nila.
okay na sa akin maging legalista sa pananaw nila, basta alam ko na tama ang aking ginagawa sa harap ng aking Panginoon. Tama, kapatid? Oh. Eh, huwag tayong paniligaw. Kasi mga aral na yan ay talagang gusto tayong iligaw. No? Di ba? Kagabi ay ating pinagdiinan na ano po? Na ang pananampalatayang walang gawa, ninyo ho? Ay parang ano, sabi ni Santiago, parang katawan na walang hininga o walang espiritu, ay di patay. Diba? Kaya dapat ano po, yung pananampalataya ay may nakikita na po kalakip na paggawa. Ha mga kapatid? At kailan mangyayari yun? Matapos nating tanggapin ang kaligtasan mula sa Panginoon. Totoo naman. O kaya tingnan nyo, ito po yung warning ni Apostle Pablo sa mga, ano po, ano, sa mga mananampalataya, na alam naman ni Apostle Pablo na yung dati nilang pamumuhay ay talagang hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito po'y pambansang talata na naman natin. Uulitin ko lang mga kapatid, ano, na mayroon talagang nakikitang pagbabago. Okay? Pagbabago for the better, hindi for the worse, ha? O, merong change for the better. O, ito ang sabi sa Efeso 4, okay? 28. O, ito po ang ating mababasa. O, anong sabi dito sa talatang 28? Ang magnanakaw, o di ba utos sa 10 utos, pang ilang utos yan? Pang 8, huwag kang magnanakaw. Di po ba? Ayan. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Kita mo, utos pa rin pala kahit sa mga Kristiyano, di po ba? Oh, eh bakit kaya yung iba galit sa pagsunod sa utos, no? Di ba? Ang magnanakaw sa dito, huwag na magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay. O tingnan nyo, dati-rati, no? Nung wala pa sa Panginoon, kumukuha pati ng mga bagay na hindi kanya. Pero nung siya'y naging mananampalataya, ang sabi kong dati siya magnanakaw, ay ano? Magtatrabaho na siya ng ano? Ng marangal para sa sariling ikabubuhay. At ang sabi dito, at makatulong sa mga nangangailangan. Oh, makita niyo mga kapatid, di po ba? Kaya meron talagang ano, meron talagang pagbabago sa buhay ng isang taong tumanggap ng kaligtasan. At ano po yung order para hindi tayo malito? Ulitin natin, ano? Ano po yung order? Niligtas muna bago inutosang sumunod sa utos. Ganon din tayo ngayon. Niligtas muna tayo ng ating Panginoon sa Kristo. At hindi ibig sabihin po, kiniligtas tayo ng Panginoon, nganga na lang tayo, tutunganga na lang tayo, wala tayong gagawin. Meron ho, ayun ho. Meron pa rin. Dapat ano po, mag-reflect sa atin alin. Mag-reflect na sa atin yung bunga ng tinanggap nating kaligtasan. Kaya Apostle Pablo, ulitin natin, sabi niya, kung dati-rate, bihasa siya sa paggawa ng kasamaan. Ngayon, nung natanggap niya ang kaligtasan, kaya nga ngayon, sabi niya, pinaglilingkod ko ang aking kaisipan sa kautosan ng Diyos. At hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi alin po, kundi ang Panginoon Jesucristo na ang nabubuhay sa akin. At isa pang patunay, bukod po sa ano ha, bukod sa Santiago Kapitulo 2, at tingnan nga po natin itong Romans chapter 16, mga kapatid. Tingnan nyo, no, meron ba talagang pagbabago sa taong iniligtas ng Panginoon? Oh, ang sabi po dito, oh, simulan natin sa verse 3 hanggang verse 4. Ang sabi dito, chapter 3 at chapter 6, verses 3 and 4. Simulan na natin sa 2. Hinding-hindi, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ano ba yung kasalanan, mga kapatid? Paglabag sa utos ng Diyos. Kaya pag di ka sumusunod, nagkakasala ka. Pag nagkakasala ka, lumalabag ka sa utos ng Diyos. Ganyan lang mo yan. Pabalik-balik lang yan. Balik-balik ka rin mo. Yun talaga yan. Kaya ang sabi sa verse 3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Okay? Hmm. Sa makatwid, tayo'y namatay. Ito na naman ano po. Tayo'y namatay at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon
ng panibagong buhay. So ayan mga kapatid, ano ho? Kaya nga tinatawag dapat born again. May panibagong buhay. Oh, kailan mo naranasan ang panibagong buhay, ang pagbabagong buhay? Matapos mong ano po? Matapos mong maranasan ang pagliligtas na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya kung tutuloy natin sa verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo'y makakasama rin niya sa muling pagkabuhay, katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Kaya mga kapatid, nakita po natin yung analogy. Kung paano ang ating faith sa Kristo ay namatay, dapat ano po? Pagtanggap natin sa Kanya, nakikiisa tayo sa Kanyang kamatayan. Mga kapatid, hindi kamatayan physical, kundi yung kamatayan ng ating ano po, ng ating pagiging likas na makasalanan. At kung papaanong si Kristo niya yan po, binuhay ng Ama na mag-uling mula sa mga patay. Tayo rin na tumanggap sa ating Panginoong Kristo, yan po, sa makatwid kayo'y namatay at nailibing na kasama sa pamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. O kaya mga kapatid, ano mo, ayan na naman. Niligtas muna tayo. Inilibing yung dating pagkatao. Pagkatapos, kung paano si Kristo binuhay na maguli, tayo naman ay ano po, magkakaroon din ng kapangyarihan na makalakad sa panibagong buhay. E paano tayo masasabing totoong niligtas ng Panginoon kung dati-dati magnanakaw tayo tapos pinagmamalaki natin? Ang ngayon sa Panginoon ako, magnanakaw ka pa rin. O mga kapatid, nanakaw ka pa rin. O maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan. Yung dati magninakaw, hindi na magnanakaw, magtatrabaho na, magsisikap na para matustusan yung kanyang pangangailangan. At kung may extra blessing sa kanyang pagsisikap, may share niya rin sa iba. Di ba? Yun ang totoong may natin pang pagbabago. At uli, yun ay bunga ng kaligtasang tinanggap ng tao mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ah, mga kapatid, kaya yan. I hope and pray na talagang maliwanag ito sa atin. Para hindi po tayo, ano, hindi po tayo naililigaw nitong mga pasensya na ho, hindi tayo galit sa kanila, no? Itong mga kapwa natin Kristiyano, pero hindi ko alam, naturing ang mga Kristiyano, galit sa ano po? Galit sa utos ng Diyos. Kung hindi man galit, ayaw. Everything ko, okay na sa akin na maging kulto, bahagi ng kulto sa kanilang paningin. Okay na sa akin na sa tingin nila ako'y legalista, basta sa harap ng Diyos, alam ko kung anong tunay kong kalagayan sa harapan ng Panginoon. At kayo rin, mga kapatid, ano? Kayo rin, dapat alam nyo yung tunay ng katayuan sa harap ng ating Panginoon. O ayan, at sa pagtatapos, meron po tayong pagbubulay-bulayang katanungan. Simple lang naman yung katanungan, ano po, na ating pagbubulay-bulayan ngayon. Ang sabi dito, babasahin po uli natin ang Exodus Kapitulo 6, talatang 7. Try dito. What is the one thing that comes true in the first part? Ang daw po yung bagay na ating mapapansin sa unang bahagi ng talatang 7. Basahin nga po uli natin ang Exodus, excuse me po, chapter 6, verse 7, ito po ang ating napapansin sa talatang 7, unang bahagi. Ito po, ayan, sabi niya, oh, ituturing ko kayong aking sariling bayan. Anong sabi sa unang bahagi? Ituturing ko kayong aking sariling bayan. So yun ang unang bahagi, ano po? Where the Lord says, they will be His people and their God. Notice the dynamics there. Tinakita daw po natin ang pagkakasunod-sunod po muli. They will be something to God and God will be something to them. Tama. Sila ituturing na ano? Sariling bayan. Totoo. Ibig sabihin, merong ano po? Meron silang special o natatanging ugnayan. Not only sabi dito, does God want to relate to them in a special way, He also wants them to relate to Him in a special way. Tama. Diba? Hindi lang yung gusto ng Panginoon na magkakaroon siya ng natatanging ano po o special na relasyon sa kanila, kundi dapat sila rin
ay gagawin din nilang espesyal na karelasyon, alin po ang ating Panginoon. At sabi dito, does the Lord, eto na ang pagmumuni-munihan, does the Lord seek the same kind of relationship with us today? Sa tingin niyo po, ang Panginoon po ba kaya'y naghahanga din ng ganong ugnayan sa atin ngayon? Ha? Nakikilalanin kanya bilang kanyang anak. Subalit, in return, kikilalanin mo rin siya bilang iyong ano po, bilang iyong Diyos. Sa tingin niyo, mga kapatid, may ganun din po bang pagnanais ngayon ng Diyos sa atin? Ay, alam na siguro ang sagot, no? Wala nang ano? Wala nang pagtatalo, very elementary. Kaya lang, yung buntot na katanungan dito, mga kapatid, does the first part of Exodus chapter 6 verse 7 reflect your relationship with the Lord? Ito ba talaga, ha, ang nakikita sa buhay mo na itinuturing mo na ikay natatanging bayan o kabilang ka sa mga anak ng Diyos kumpara sa mga anak ng sanlibutan, na alam naman po natin galing ang karamihan marahil sa atin doon, I for one, umaamin po ako, umaamin ako. Ako po ay talagang anak ng sanlibutan ng mga unang panahon kasi ang aking values, ang aking kaisipan ay kung ano yung gusto ng mga taga-sanlibutan. Ha, mga kapatid? Kung ano yung kinagigiliwan at kasiyahan ng sanlibutan, yun ang aking kinagigiliwan at kinasisiyahan ng unang panahon. Pero ngayon, syempre, iniba ng Panginoon ang ating pananaw tungkol sa kung ano ang tamang bagay na dapat nating gawin sa kanyang harapan. Oh, so ikaw kapatid, nararamdaman mo ba yan sa iyo? Or are you just someone whose name is on the church book? Yun lang. Oh, inaari mo ba? Talagang ramdam mo ba ito? Ha? Inaari mo bang pribilehyo na ikay ano? Ikay kinikilala ng Diyos na kabilang sa kanyang bayan. O kaya naman, ay member ka lang talaga ng church sa listahan na mga kapatid, na masaya ka na, kontento ka na, na ang pangalan mo ay nasa church ano, a record, o kaya'y nakalista sa listahan ng clerk sa simbahan ang pangalan mo. At pag humingi ka ng baptismal certificate dahil kailangan sa yung pag-a-apply ng trabaho, ay lalapit ka sa clerk dahil of course may record yung pangalan mo sa simbahan. O hanggang doon na lang ba? Masaya ka na ba? Kontento ka na ikaw ay kasama sa listahan ng simbahan, ano po? Eh baka mamaya naman kasama ka nga sa listahan ng mga pangalan na member ng church. Pero yung buhay mo o yung pangalan mo ay hindi naman nakalista sa talaan ng aklat ng buhay. Yun ang delikado, mga kapatid. Ha? Oh, kaya nga ang sabi sa atin dito, if your answer to the first part of the question is yes, give reasons why. O ngayon, kung ikaw naman ay nananampalataya at naniniwala na ikaw ay talagang ano po, kabilang sa bayan ng Diyos, ang tanong, bakit mo nasabi na ikaw nga ay kabilang sa bayan ng Diyos? Meron ka bang maipapakitang ebidensya maliban sa nakalista ang pangalan mo kung saan ka member o kung saan ka taanib? Ha, mga kapatid? Ano ang maipapakita mong ebidensya na ikaw ay totoong bayan ng Diyos? Ha? Kahit na hindi na magkatinginan sa listahan ng church clerk o listahan ng simbahan kung saan kakaanib. Ha, mga kapatid? Alam niyo po, ako lang, ito baka maano, hayaan nyo na, isipin nilang magpaka-legalista tayo. Alam niyo, sa ayon sa gusto kasi nila, oh, sabihin man legalista tayo, noon may distinction talaga, ano po, may distinction talaga ang bayan ng Diyos sa mga kumpara sa mga taong nakapaligid sa kanila. Isa sa kitang-kitang distinction, sabi ng Panginoon, yun lang pagbabawal sa kanila ng pagkain ng mga karumalduman. Kung babasahin niyo po sa ano, babasahin niyo po sa Deuteronomy chapter 14, kaya iniutos na huwag kayong kakain ng mga kung ano-ano, ha, maliban sa mga nilikha ng Diyos na inalaw niyang ipakain. Kasi ang sabi ng Panginoon, kasi kayo'y aking ano, kasi kayo'y aking pinili. Ha? Kay aking bayan, akin kayong pinili. O, basahin nga natin yan, mga kapatid, ano? O, ayan. Deuteronomy chapter 14. Okay? Ang sabi ng Panginoon, tingnan. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Ngayon, ha?
Ayun bansa ay tinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng mga bansa. Kini, upang maging kanyang sariling bayan. Tingnan niyo, pinili sila eh. At dahil sa sila ano, sila'y pinili, sariling bayan ng Diyos, anong bili ng Panginoon? Huwag kayong kakain ng anumang bagay na marumi. So dito pa lang. Dito pa lang mga kapatid. Meron na agad ano po? Meron na agad distinction, ha? Distinction between sa bayang pinili ng Diyos kumpara saan po? Sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Ha mga kapatid? Meron na agad nakikitang ano? Kikitang kaibahan. Sa diet pa lang, meron nang nakikitang kaibahan. So ngayon mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, ano ka? Inaangkin mong kabilang ka sa bayan ng Diyos pero naka-enroll ka lang sa church clerk? Kumusta ang buhay natin mga kapatid? Na ipapakita ba ng ating buhay, ng ating values, ng ating lifestyle na tayo may kakaiba? O, na tayo may totoong kaanib sa bayan ng Diyos? O, o. Ay mga kapatid, alam nyo sa inyong sarili, hindi na natin dapat isa-isahin, alam kong alam nyo sa inyong sarili na kaya nga tayo pinili, tinawag, para ano po, sabi ng Panginoon Kristo, tayo magiging ano, magiging magsisilbing asin at ilawan ng sanlibutan ito. So paano tayo magsisilbing asin at ilawan ng sanlibutan ito? Kung wala namang kaibahan ang ating lifestyle sa pamumuhay ng mga taong makamundo. Tama po mga kapatid? Mm. Kumusta? Pasintabi lang. Oh. Oh, eh mga kapatid, eh mga ano, mga taga sanlibutan eh ulitin ko yung mga ginagawa ngayon. Yung mga bagay-bagay na nauuso ngayon. Wala naman sanang masama kung gagamitin sa tama, di po ba mga kapatid? Oh. Ay sintabi lang ano ho? Ay, ano ba? Ano ba? Ay, mga TikTok natin. Halimbawa, TikTok. Oh, ginagamit ba natin pag-TikTok para sa Panginoon? O parehas lang din ang mga ginagawa ng taga-sanlibutan. O oh, bato-bato sa langit, ang tamaan ay matuwa at magbago. Ano ho? O. Oh, saan natin ginagamit ang lalong-lalo ngayon? Diba? Ang lawak ng influensya nitong social media. O. Oh, saan natin ginagamit ngayon ang ating mga Facebook? Ang ating mga YouTube? Oh, kung wala man tayong Facebook, wala tayong YouTube, kumusta? Nakikita bang pagkakaiba ng ating lifestyle sa ating environment? Ha? Kung sila dyan nagtatagayan, pag niyaya ka ba, kahit isang tagay, dahil ba sa pakikisama lang? Kasi alam niyo mga kapatid, totoo ano po? Eh, talagang walang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Makikisama ka talaga. Pero tanong, kung ating bang pakikisama, hindi natin nilalagyan ng boundary? Oh, mga kapatid, so pwede tayong makisama. Basta ipakita natin na rin po yung liwanag pa rin sa atin. O ito ho, itin ko, hindi ko rin po pinagmamalaki yung sarili ko kasi kayo po hindi ko alam kung ano makasaysayan nyo sa buhay. Ano po? Hmm. Madalas, siguro nararanasan yung mga tinatawag ng mga homecoming, mga tawag dito sa atin, mga bats-bats, ano po? Tayo lang yata ang Pilipino gumagamit yan, bats. Ibig sabihin, yung mga kaklase natin, elementary, high school, lalong-lalo na, no? Eh, pag nagkakaroon kami ng tinatawag na homecoming, ay, syempre, hindi mawawala sa mga kaklase ko, lalo't alam naman nila dati. Sabi nga sa inyo, elementary pa lang ko, high school, inom-inom na talaga. Kaya alam nila, dati akong manginom. Ang mga kapatid, alam nila, magkakasama kami. Ang nakakatuwa nga lang, mga kapatid, yung isang, ito hindi ko naman kinahihiya, nakaraang buhay ko ito eh. O, pinagsisisihan ko, pero wala na akong magagawa. Meron nga ako nakakatuwa. Kasama ko sa inuman, kaklase ko mismo siya, isang section kami. Kaklase ko rin sa inuman, pati sa pagmamariwana, kaklase ko. Ang mga kapatid, magkaklase kami sa kalokohan. Ang hindi ko lang sinamahan, yung kanilang ano po, kanilang tinatawag nitong fraternity. Kasi alam nyo, kahit maloko po akong tao noon, ayoko yung may mga tatak-tatak yung katawan ko. Sasabi ako, kaya lang, hindi sa takot ako, ayoko yung pinakatatak ng aming fraternity supposed to be na gusto kong salihan. Eh, papasuin ng sigarilyo itong bahagi ng kamay dito. Eh, sabi ko, ayoko nga. Pwede naman magkaroon ng kaibigan ng wala ng paso-paso. So, hindi ako sumama, pero sumasama ako sa grupo ng fraternity. Pero, kasi kami-kami rin lang naman eh. Ulitin ko na ho. Magkaklase kami sa school, isang section kami. Magkaklase sa inuman.
magkaklase sa pagmamariwana, oh, eh, muntik pang pati sa fraternity. Ang nakakatuwa, way back 2013, mula nung magwalay kami 1984, so kwenta nyo, 1984, medyo bobo tayo sa month, eh. Tapos 2013. So I think mga more or less, ay 20 years mahigit, o more or less 20 years, ang panahon na hindi kami nagkita. Nung ako'y napunta sa Masbate, dito po sa lugar nila Brother Johnson Amican, di ko alam na taga ron si Brother Johnson Amican, kasi in-invite ako doon. Eh. Aba, tapat po ng bulang Sorsogon. Tikaw ang tawag nga sa Tikaw Masbate. Nagulat ako dahil may naghahanap sa akin na pastor, hindi ko nababanggitin ha, pero pastor siya ng ibang ano denomination. Sabi sa akin, mga kapatid, Brother Richard, may naghahanap sa iyong pastor. Kaklase mo daw siya. Kaklase mo daw siya. Ko, ha? Mayroon ba akong kaklaseng nagpastor? Basta kaklase mo daw siya. Abay, nung puntahan ako, mga kapatid, nung puntahan ako, laking gulat ko. Pero ako'y natuwa. Bakit? Alam mo kung sino? Yung isa sa mga kaklase ko sa inuman, sa marijuana, muntik na sa fraternity. Mga kapatid, after almost 20 years, more or less na hindi kami nagkita. Ha? Sabi niya, pastor na ako, brad. Pastor na ako, child. Ay, tuwa naman ako, sabi ko. Kaya nagkakwentuhan kami yung mga nakaraan ano namin. Ay, what is, kahit hindi, wala tayo sa isang kawan, basta pareha tayo nasa Panginoon. Oh, kaya, tutuwa naman ako. Sa muling pagkikita namin, eh, kung dati-rate, nag-joy kami sa, marijuana. Hindi pala siya kung marijuana. Inom dito, inom doon, sayawan dito, sayawan doon. Mga kapatid, nakita kami, ha? Nakita kami. Siya ay ano po, siya ay isang pastor na nang, o sige, babanggitin ko na, UCCP. At ang good news ng mga nakaraan, way back 2018, mga kapatid, way back 2018, mayroon kami communication. Nakikipag-communicate din siya kay Brother Ronald Ubidos. Talagang nag-aano siya, ha? Dating kapatid natin, Ronald Ubidos. At sabi niya, Richard, talagang gusto ko talaga, naliliwanagan talaga ako sa aral niyo. Lalong-lalo na yung mga aral niyo sa prophecy. Tapos ngayon, lalong-lalo na, nasa sabbatical leave ako kasi apektado yung health ko. At naniniwala na ako ngayon sa mga sinasabi niyo, dapat talagang iwasan itong mga karumaldumal na ito. Bakit niyo, mga kapatid? Yun lang, sad to say, hindi ko na mabalitan ulit kung nasaan siya ngayon. Natigil po yung aming communication. Ha? Ulitin ko po, ano ho? Dati kaming magkainuman sa iba pang bisyo, magkasama kami, pero namagkita kami, purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon, at hindi man kami magkasama sa isang pananampalataya, ay nakita ko yung malaking pagbabago rin sa kanyang buhay. At tuwa-tuwa rin siya sa akin. Siya, kahit hindi ka pastor, ha? Hindi ka batal, hindi. Like evangelist ako. Pero grabe, ha? At mga kapatid, pag ko sinasabi yun, ngayon, pag ma-attend kami ng mga homecoming na tinatawag, abay, mga kaklase namin, dahil sila rin mga kainuman. O, eh, alam na. Pag nandun kami, eh, sila alak, ako pineapple juice. O, yan, mga kapatid, at least, diba? Sila alak, ako pineapple juice. Pagkain nila, may mga baboy at mga karumanduman, pero pag umaattend ako, alam na nila. Ako'y talagang pinaglalaanan nila, pinagbubukod nila ako ng manok. Alam naman nila na hindi ako kakain ng mga dumal-dumal na yan. So mga kapatid, hindi ko pinagmamalaki yung aking sarili nito. Hindi ko pinagmamalaki ang aking sarili. Ang katanungan kasi ngayon sa atin, eh tayo ba'y ano po? Tayo ba'y talagang pinapangatawan na natin yung privilege na tayo'y kinikilala ng Diyos na kanyang bayan? Pero nakikita ba sa atin yung distinction bilang ano po? Bilang bayan nga niya. O by mere ano lang tayo? Sabi na natin, eh, acceptance na tayo po'y naka-enroll, tayo po'y nakalista sa listahan ng local church kung saan tayo member. Tapos yung ating buhay, kumusta? Ha, mga kapatid, kumusta yung ating buhay? Mga kapatid, ito sa mga nagtitinda, pasintabi lang, mga nagtitinda, ha? Naging issue sa isang lugar na pinuntahan ko, hindi ko nababanggitin. Eh, syempre, dahil mangingisda yung mga kapatid, malaking issue talaga sa kanila dahil may kapatid. Okay na eh. May pesto sa palengke. Meron din naman kapatid na kasama siyang may pesto sa palengke pero nasa dry goods yung isa. Siya naman ay nasa wet market.
Ang tinda niya po ay mga siyempre is that ang problema lang, kakaroon ng issue yung mga kapatid kasi pinaglalaban niya na okay lang magtinda ng pusit. Pero mga kapatid, naku po, hindi ko nababanggitin kung saan. Eh sabi ko nga, pwede namang magtinda, marami namang pwedeng itinda, di ko ba mga kapatid? Anong sasabihin ng mga tao? Kaya talaga, kaya question nga, ay kala ko mga sa mga sabadista, bawal ang pusit, bawal ang... Tapos bakit? Nagtitinda yung isang Adventist. Ha mga kapatid? O ayan na, bato-bato sa langit, ang tamaan ng matuwa at magbago, kung may ganyan kayong kamag-anak, hindi ko siya hinahatulan. Ang atin lang pinag-uusapan dito, kontento ka na lang ba na inaangkin mo na ikay kabilang sa bayan ng Diyos, pero sa values mo eh, halos wala ka namang ipinapakitang pagkakaiba. Diba? O, may mga tindahan dyan. Ha, sa tindahan nyo po ba ay nandyan may mga panindang sigarilyo? May mga panindang alak? Ano pang pinagkaiba natin? Kahit naka-enroll ka, kahit nakalista ang pangalan mo sa local church, pero nakikita ba yung dapat na maging kaibahan ng ating pamumuhay, ng ating values, ng ating lifestyle, ang mga kapatid? O, sa atin bang mga salita, nakikita rin ang pagkakaiba? May mga kapitbahay mo, mura dito, mura doon, ikaw ba? Ay, ganun din. So, paano tayo magiging kakaiba sa kanila kung hindi naman iba ang ating lifestyle sa kanila? Ha, mga kapatid? Kaya ayan, dami ko pang gustong sabihin, pero alas 8 na po pala. Ano po, na maganda kasi itong ating ano talaga ngayon, tema natin ngayon. Tandaan, ano ho, tandaan. Malimutan nyo ng sinabi ko. Karamihan, basta tandaan, na ang proseso sa kasunduan, una, dalawa, ang mag-a-agree, at laging ang initiative nasa Panginoon. Iniligtas muna ng Panginoon yung taong kanyang pinasukan ng kasunduan, pero hindi nawawala na ano po, na nagbibigay siya ng mga tagubili. At nire-required niya sa kanyang kausap na sumunod sa kanyang ano, sa kanyang tagubili. Okay? At pag ginagawa natin yun, kinikilala tayo ng Diyos na ano, na kanyang bayan. So, bilang isang napakalaking pribilehiyo na tayo'y tawaging bayan ng Diyos, ang tanong lang, kumusta? Kumusta? Ulitin ko, hindi dahil sa ako namumuna rito ay iniisip kong mas matino ako kaysa sa inyo. Walang-wala po yun. Personal na tanong ito sa bawat isa sa atin. Kumusta? Ha? Napapangatawanan ba natin? Hindi lang sa pag-aangkin, kundi sa ating mga buhay. Natunay na tayo, ano po? Tunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Kung ating pinapangatawanan, ibig sabihin, may nakikita ng kakaiba ang taga-sanlibutan sa iyo. Ha, mga kapatid? Dapat meron talaga. Dahil kung wala, paano ka naging asin? Paano ka naging liwanag? Ha, kapatid? So, ayan, tandaan. Kaya tayo tinawag ng Panginoon bilang kanyang bayan para maging ano? Maging saksi. Tandaan, ano po? Tayo maging witness ng Diyos sa madilim at makasalanan sa libutan ito. Sana huwag na tayong dumagdag sa kadiliman. Sana tayo nga po magsilbing liwanag sa mundong ubod na ng dilim. Kung magkagayon, natural, anong sabi ng Panginoon? Aba, eh pag ganyan naman, pag kayo'y susunod, ano ang ating kakamtan? Hindi dahil sa after tayo sa mga revives, pero talagang ibibigay ng Panginoon. Ha? Sabi ng Panginoon, pag kayo susunod, pagpapala. Pag kayo hindi, sumpa. Kaya mga kapatid, mamili tayo. As a church, hoping and praying na talagang maipakita natin sa buong mundo na tunay na tayo'y bayan ng Diyos. As an individual, kung saan man kayo naroon, mga minamahal mong kapatid kay Kristo, sikapin po natin sa tulong, of course, ng biyaya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Kristo, wala namang imposible. Without me, you can do nothing. But with Christ, we can do all things. Tandaan na po? Without Christ, we can do nothing. But with Christ, we can do all things. Kaya hari naman mga kapatid, patuloy tayong kumapit lang sa ating Panginoon. Patuloy lang natin hingin ang kanyang patnubay upang pasasaan ba? Patulong at biyaya ng Panginoon
ay makikilala o makikilala ng mga taong nakapaligid sa atin na tayo may mga anak ng Diyos. Panghuli, mga kapatid, alam niyo po ba katotohanan? Kaya salamat po talaga sa mga katuwang natin dyan. Mas nakikilala po tayo ngayon dito sa ating paligid. Purihin naman ang Panginoon. Dahil nga sa nakikitang ginagawa nating practical godliness. Tama, kapatid? Itong pamimigay natin ng bigas, itong pagpipiling natin, mga kapatid, no? Mas marami ng taong umimiti sa atin ngayon dito. Dati parang ano ngayon, para patuloy, yung nga lang, ang iba nandududa tuloy kung magkakandidato tayo. Wala talaga yun. Sana ang atin lang ay, of course, ang atin lang ay ano po, ay makagawa, no? Ng gampanin para sa ating Panginoon. Ay, maging, ano tayo, tawag dito, daluyan ng pagpapala. Channel of blessing. Hindi po ba, mga kapatid? So, kaya po'y tutuwa po talaga. Again, ha, hindi po ito para sa sariling kapurihan. At kayo nga po na mga tumutuwang dyan, purihin ang Panginoon, ha, mga kapatid. At sino makapagsasabi? Pinaka-target natin, ulitin ko po. Ayan, yun po. Ay, kaya natin ginagawa ito para palang araw, pag okay na nga po yung sitwasyon, di po ba? Ulitin ko lang, magpapabrand Sabbath School po tayo dyan. Target natin mga bata. Ha? Mga bata ang ating tatanima. Alay natin. Kahit isang kaluluwa, nakita nyo naman sa pili, ang daming bata, di po ba? Isa man lang dyan, ang pagdating ng panahon, ay tumubo yung butil na ating inihasik, purihin ang Panginoon. At salamat sa inyo mga kapatid, lalong lalo na kayong mga tumutuwang sa panalangin. At ganun din, higit sa lahat, yung mga tumutuwang hindi lang sa panalangin, kundi sa mga resources na inyong pinagkakatiwala sa inyong kabanglingkod. Nakita nyo naman, nakakarating po to the last centavo yung mga perang pinagkakatiwala sa atin dyan. Ha? Ay, ayan, sa iba't ibang kaparaanan, ulitin ko po, sa abot ng mga kakayanan ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Saan mang dako tayo ng mundo, naroon, mag-isip-isip po tayo ng mga strategy, mga gawain na pwedeng maitaas natin, hindi yung ating kapurihan, maitaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ha, mga kapatid? So, ayan, purihin ang Panginoon tayo kabilang. Ako, inaangkin ko, hindi lang sa salita, hindi lang sa ngawa. It's a privilege. Huge privilege sa akin na ako'y kabilang sa bayan ng Diyos. At kayo rin, mga kapatid, ha, kalaking privilehyo na tayo ay kabilang sa bayan ng Diyos. Ha? Kaya, kilos-kilos tayo, mga kapatid. Kilos-kilos tayo. Ulitin ko po, magsilbi tayong asin at liwanag sa mundo o sa sandibutan na ating ginagawa. Oh, ayan! Maraming salamat po, mga kapatid. Alam nyo, sa totoo lang, ayan po, ay tayo ay medyo ay sinisipon-sipon. Ay mabuti, hindi naman po natutuluyan yung ating, ano po, yung ating lagnat na rin sipon. Ano po? Ayan, kaya ako po ay humihiling po uli ng panalangin din sa inyo na sana po ay tulungan nyo akong ipag-pray din yung ating, ano po, yung ating health. Ha? At muli, maraming salamat sa mahigit 100 na ating nakasama mula kanina. Ngayon po'y nasa 102 pa tayo, kaya habang nandyan pa kayo, makikisa po muli ako sa hindi pa po nakakapalo at nakakalike ng ating Facebook page, Paglapit kay Kristo. Please follow and like our Facebook page, Paglapit kay Kristo. At sa mga gusto naman po sa YouTube, may YouTube channel na rin po tayo, Paglapit din kay Kristo, of course, pakisubscribe at pakipindot yung kampana dyan, yung notification bell, para lagi po tayong updated sa ating mga ginagawang pag-aaral sa salita ng Diyos o ng salita ng Diyos. Okay? Oh, hoping na makita po itong ano, inyong mga comment. Hala? Saan ka? Ipakita ka. Huh? Ayan. So, by the way, kaninang hapo pala mga kapatid, tataka siguro na biglang nawala. Eh, nagdi-data nga tayo dahil dito sa taas, eh, hindi halos gumagana yung internet. Gumana naman, eh, mabagal. So, yun, kaya naputol po tayo kanina. At least, a shoutout, ano po, eh, naputol po tayo kanina. Kasi, naubusan ng load. Kaya ngayon, naniguro ako ng load 5 gig yan ang load natin. Pag naman naubos naman, ewan ko na lang. So, ayan, sige po.
So shout out po tayo ngayon dito sa watch party. Sino sinito? Ay, ito Team Australia ang una kong nakita, Sister Belen Imperio Carbadil. Maraming maraming salamat sa iyo, Sister Belen. So dahil Team Australia ito, naingat po natin. Oh, dito po sa Sydney, si Brother Tugang Abi Andales, Sister Gretchen Magbanua Abinyel, Ate Marilu Babatid, Tita Nonata Thompson, Tita Carmen Brown, I love you mga tita, sana po. Sa Brisbane, Queensland, Australia, nandyan po ang Sister Delma Belo Rosario. Okay, napatuloy na nananalangin na sana dumating na yung kanyang pastor na magbibinyag sa kanya. Ano po, basta kapit lang ha, mga Sister Delma, patuloy lang kumapit sa Panginoon. At ganun din, sila Brother Cedric at yung dalawang Santoses, isang family Santos, isang individual na Santos na ayun ang magpabanggit ng kanilang mga pangalan. Nasa alam nyo na po yun. Maraming maraming salamat sa inyo. Ganon din si Sister Asuncion. Po, maraming salamat po din sa inyo. At syempre, hindi mawawala ang aking Ate Joylene. Eh, nakikita ko ngayon, no? Nasa dulong-dulo. Ate Joylene at si Kuya Norman Milarpes ng Melbourne, Australia. At ang buong family, of course, ha? Kaya sa Team Australia, kayong una kong nakita, keep safe po kayo dyan. Okay, sa panguna mo ngayon, Sister Belen Imperio Carwadin. Gemma Sirilitan Kibite. Good evening, Brother Richard. God bless you always. Good health. Maraming salamat. More blessing din sa iyo. Good evening, kapatid na Richard. Sa lahat ng sumusubaybay. Watching from Katbalugan City, Samar. Galing yan kay Brother Arnel Lasarte. Maraming salamat, Brother Arnel Lasarte ng Katbalugan, Samar. At sino pa ito? Gilbert Trias Manloma. Maraming salamat po. Samuel Marpil. Thank you so much din po sa inyo. At si Brother Rodel Magno Mansik. At ang kanyang mami. Batiin na natin si Mami Julie. Maraming salamat po sa inyo. Sister Castle Janet ng Team Canada. Ate Nida Manalang ng Natividad Guagua, Pampanga. Nancy Gallardo ay Team ano to? Team Middle East. O sila Sister Judith Palomaria ng Jeddah, Sister Sara Pereira Porto ng Oman, Qatar, at ganun din kay Sister Nika Shenabaro ng Kuwait. Sister sa Israel ang ating Edna, kapatid na Edna Sigal, isang malakasang laylatum sa iyo dyan sa Israel, Sister Edna Sigal. At sa panguna mo ngayon, Team Middle East natin, panguna nyo po Sister Nancy Gallardo. Nimpa Mendigorin ko studio. Thank you po sa magandang sharing ng inyong buhay. Tayo magsisilbing liwanag sa ating mga kapwa na sa kadiliman. Praise God. Sister Arlene Sarte Moreno, blessed are all viewers and delightful midweek prayer meeting. God is good, all who believe in Him completely. God bless this ministry. God bless you more, kapatid na Arlene Sarte Moreno. Si Elder Nelson Galang, oy nakot, Paris France ito, anuhin na natin ha, Paris France, o sige, anuhin natin yung mga sabagay kahit di ko natingnan, basta yung mga nasa listahan ko, o, sa ulado ko naman. Anyway, so, Sister Jane, yan sa Paris, France, ano? Sila Sister Jane, Sister Risa, Sister Sharon, Sister Lucy, at si Nanay Lisa. O, yan ha? Yan mga yan. Mga kababaihan. O, ito naman, mga kalalakihan naman. Sila Brother Elder Jerry. Yan nga, si Elder Nelson Galang. At ganun din si Brother Boyet Sabio, na kapatid naman ni Tita Los Luminda Sabio, ng nasa USA naman ngayon. Okay? So sa Team Paris France po natin, sa pangunguna mo, Elder Nelson Galang, maraming maraming salamat po sa inyo. At if God will see you on Saturday. Ha? Sa Saturday tayo magkikita-kita, no po. Ako yung kanilang speaker dyan sa Paris France kasi may lockdown na naman sa kanila. Okay? So sino pa ito? Ayan, wala na dito. O dito naman tayo sa pangmalakasan. Kaya makita ko po lahat ng inyong mga comment, lalong-lalo na ang inyong mga prayer request po. Ayan. Yung mga kapatid, tingnan nyo yung ating internet. Daladalawa pa, pero tingnan nyo, ang bagal. Oh, ha? Kaya nagdi-data tayo. Ako. Daladalawa yan. Hindi pa kasi mailipat, mga kapatid. Kaya pasensya na po. Humihingi po ako ng patuloy yung pangunawag sa bagay na ito. Diba? Ang tagal talaga. Wait lang, ha? Ano bang available nating ano rito? Tingnan natin sa PLDT kung mas bibilis siya. Pure fiber na naturingan, pero fiberglass yata ang yan po natin, ha? Nako, ito po. Naitan po at
Lulobat, wait lang po. Ayan. So, ho. Pakita ka na. Wait lang po, ha. O, ito na po. Aha. So, una kong nakita ngayon dito, Team Japan natin, si Sir Maririna. Okay, so, sa Japan, isa-isahin na natin sa, tawag dito, Osaka, Brother Nathaniel General. Of course, sa Nagoya, ang Tita Grace Takagi. Wonder Woman, Sister Susan Garulakan, Brother Kenneth at Sister Army Villesa, sa Korea ang mga Nakano, at sa Kikugawa ang mga Tsujima, at mga kapatid na nating Bisaya. Sa Tokyo, of course, nandiyan sila Sister Annabel Matsumoto, Sister Eme Perez Yamano, Sister Teresa Toyama, Sir Marites Hermosora, ang maganda kong kumaring Crisanta de Vera, Tita Emma at Tito Eli Balesteros, mga kapwa ko rin mga Bicolano, at ang mga Pilipino brethren natin na hindi ko na maisa-isa dyan sa Tokyo. Oh? At sa Chiba naman, magkapatid na Shea Villases Ricaña, Mr. Girlie Otsoka, Ate Lynette Kasuya, Mamay Puruta, Jimenez Sisters, at of course, ang aking Ate Joy Joy Ketahara dyan po sa Saitama. Batiin na rin natin sila Brother Kim Ducor at ganoon din si Sir Bang Borbon. So, isang malakasang Kundalwa, tomo, arigato sa inyo dyan sa Japan. So I hope na wala po akong nakalimutan sa inyo, mga kapatid, ha, dyan po sa lugar na the land of the rising sun. Okay, sa panguna mo si Sir Maririna. Ariel Espiritu, maraming maraming salamat din po sa inyo. Tita Los Biminda, Sabio San Jose, o Team USA na tayo ngayon. So, naunang Australia, Canada, Middle East, tapos Japan, ngayon naman USA. Oh, Brother Dexter Marta Mayo and Sister Net dyan po sa New Hampshire, sa East Coast. Tapos dito naman sa California, West Coast naman dito, sila Brother Bong Ikban at Sister Christine. Okay, of course ang buong family. At si Ma'am Shinene at Papa Rick Dichoso, na sponsor ng ating karamihan ng ating mga sinusuot dyan na long sleeve at mga short sleeve. Kay Papa Rick yun. I love you, Papa Rick, ha. At tapos of course, mawawala ba ang Ate Pe at Kuya Bird? Kuya Bird, Ate Pe, alam niyo na kung sino kayo, ha? Ayun na ipabigay ang apelyido niyo. Pero alam niyo yun. Love you! At syempre, nandiyan ang aking Tatay Ben Bermejo at Nanay Lita Bermejo. Diyan naman sa Arkansas. Ang aking ninang nani at ninong Silas Medinilla, diyan naman po sa North Carolina. Sina Brother Mike Mindak at Kuya Prox Hernandez. Nandiyan din si Sister Suri Avila, na kapatid naman ni Ate Presi Esmas ng Louisiana, Laguna. Oh, sa tingin ko, wala na akong nakalimutan dyan sa Amerika. Ho, maraming maraming salamat sa inyo sa pangunguna mo, Tita Los Biminda Sabio San Jose. Nabanggit na natin to kanina sa Team Middle East natin, sa Sir Sarah Porto. Happy midweek po sa lahat. Maraming salamat din po sa prayers, Kuya Richard, for my workmates. Nagka-COVID, okay na po sila at nailabas sa iyo. Praise God. Nag-critical ang condition for recovery. Praise God. Oh, nako. Purihin ang Panginoon na po at ayos na kayong lahat dyan. No? Keep safe pa rin, ha? Kapatid na Sarah Porto. Leia Palomar. Aura Asitura. Thank you so much sa iyo, kapatid. Alam ko si Sir Aura ay nasa Malaysia. Jackie Barangay, maraming salamat din. Pasukin, Ilocos Norte. Oy, naimbag na rabihin kakabsat, ha? Diyan sa Pasukin, Ilocos Norte. Nakarating na rin ako dyan. Hanggang pagod po. Okay? So, mag-asawang Grace at Richard Zamora dyan po sa Taytay Rizal. O, Team Canada pa rin, Ate Jobs Medina de la Torre. Good evening po. Keep safe. Keep safe din po kayo at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Argeline ako, pwerdo ang aking inaanak kahit di pa kinakasal. Good evening, no? Tagal kong di nakapanood. Nag-load na lang po. Walang free wifi ang kapitbahay. Ay, oh, sige lang, anak.
Eh, nagsisimula ka pa lang, huwag ubusin ang seldo sa load, ha? Masaya na ang ilong na sinisilip mo paminsan-minsan. Ingat ka dyan, anak. Ingat, ingat, ingat. Badet, naku, si Ate Badet. Mohi kami lang biling. Happy midweek all keep to all. Keep on praying po. Go na kami sa midweek meeting. Pray kong Phuket SA Church maging okay po ang ginagawang pagpupulong namin dito. Makahikayat po kami. God bless you all. O kaya sige, Ate Badet, ano? Yeah, basta, pakita lang natin. Kung gagawin natin yung bahagi natin, Diyos pa ba naman ang hindi gagawa ng kanyang bahagi? Ano po? Keep safe kayo dyan, Ate Badet. I love you, ha? Patuloy lang kumapit sa Panginoon. Sa mga regular classmate natin, alam nyo na kung sino si Ate Badet, di po ba lagi natin ibibinibida, purihin ang Panginoon. Dahil grabe, hitik ng pagsubok itong babaeng ito. Ha? Okay, so Glory Camper, oy, ano rin to? Ilocana, sa Alicia Isabela, na yung bag na rabihin sa iyo kakabsa. Okay? Mel Lumibaw, God bless you more, kapatid na Mel Lumibaw. Ano po? Ninita Garcia, maraming salamat din po sa inyo. Si Sir Jeanette Lucas, to God be the glory. Praise God, kapatid. Bebenchok, si Brother Luis to eh. Brother Luis, sorry natin ito. Good afternoon, Brother Richard. God bless po. Keep safe watching from Yanbu, Kingdom of Saudi Arabia for the lessons. Maraming salamat, Brother Luis. Sornet, habas na ingat ka po dyan. Uy, ang aking kapatid, Dave Thompson. I love you, tol. Ganon din naman kay Kipagmel at sa aking tatlong rosas na pamangkin, David Rose, Divine Rose at Diane Rose. Uy, Cherry Bloom, Team Milan, Italy. Mr. Cherry Bloom, nako. Happy midweek, everyone. Greetings from Milan. God bless, keep safe. Oh, kahit hindi kayo nakakapanood ng live, lagi ko po kayong binabati. Speaking of Milan, oh, ayan, nandiyan si Sir Cherry Bloom. Batiin na natin yung ibang kasama niya doon. Paabot ang pagbati, ha, si Sir Cherry Bloom. Kina Sister Crisa Salan Corrales, kina Sister Belinda Timbol, at sa kanyang pinakamamahal na asawa, si Brother Lino Ranoco. At sa lahat po nating mga kapatiran na nanonood dyan, hindi ko na nababanggit din ang pangalan dyan po sa Milan, Italy. Nasa Italy na rin lang, pumunta na tayo sa Roma. Nandiyan naman sila si Sir Dorothy Ortigueza Vianes, si Sir Meta Rosa, Brother Royce Prime. Keep safe po kayo. Maraming salamat sa inyong panalangin. Ha? Suporta, panalangin, panunood, lahat na. Salamat po sa inyo. Okay, sino naman ito? Kasama sa prayer noon si Sis Bekbek ng malubhang karamdaman. Okay, Bekbek. Dali lang na, ha? Okay, so sumunod, Leia Gumayagay. O, si Sister Leia, tawag mo sigurong ate, ano po, si Ate Leia Gumayagay ng Maribeles, Bataan. Alala ko to. Mercy Lulu Pantino. Pakisama po sa prayer hipag ko, Rosalinda Lulu. Positive naman sa COVID. Okay. Ayan. Sige po, noted po. Rowena Feliciano, hiling na panalangin po, sana negative kaming lahat sa swab test bukas. Okay. Ay pa po. Maraming pong ating ano, salamat po sa pagtsatsaga, oh, yung mga naiiwan dyan, pati sa prayer request, thank you so much po talaga. Ha? Yung mga nananatili hanggang matapos ang ating ano, grabe, more than words can express, ano po. Okay. So, sino pa? Cheryl Enriquez, purihin ng Panginoon. Nasa kalangitan ng langit. Sa minsay po ninyo, Brother Richard, God bless po. Purihin ang Panginoon, kapatid na Cheryl Enriquez. Nabati ko na, pero hanggang ngayon, nandiyan po ang Ate Joylyn, no? Nakikita ko. Ate Joylyn Balajay Melarpes. Again, paabot ang pagbati, pati kay Kuya Norman at sa buong family, Ate Joylyn, ha? Ito, Australia rin, si Sir Aisel Macpechon. Thank you so much, Sir Aisel, ha? Keep safe kayo. Pabati na rin sa iyong pinakamamahal na asawa, ha? Ingat kayo dyan. Dyan din po sa Australia. Virgie Gawain Santos. Maraming salamat si Sir Virgie Santos. Beth Villarreal. Maraming salamat po. Noelong Boy. Happy midweek din sa iyo, kapatid. Greg Karunan. Apurin ang Diyos. May lalang langit at lupa. Maraming salamat, Brother Greg. Tess de Guzman. Oy. Batangas. Maraming salamat sa iyo, Sir Tess de Guzman. Keep safe kayo dyan. At si Papa Gerald at Mama Mira Castillo, replay na lang daw, busy po. Sige lang, panoorin nyo na lang uli.
Good evening, sabi naman ni Nanay Angelina Bautista Robes. Ken Ken Molena Bis, maraming salamat sa iyo. At Sister Emily Mojica Mendoza, Sister Adigo, Sister Nora Tanay Baldimoro na aking kababayan, Diyos Mabalustabi, Sister Nora. Eloisa Galvez na nanonood po sa El Deponso, Bulacan. At si Brother Royce Prime, sabi, ganda kasi ng testimony mo, bro. Totoo naman, may totoo naman yung sinasabi mo. Lahat tayo malaya. Bago basta masunod lang. Susunod lang tayo kay Jesus Cristo. Oh, totoo naman, mga kapatid. Hindi naman tayo gagawa ng kwentong barbero. Alam naman yan. Alam kasi yung mga kapitbahay natin yan. Kaya alam niyo yung mga kababayan ko sa Bicol. Pati yung mga kaklase kong mga manginginom. Kasi marami pa rin namang buhay sa kanila. Alam naman na ano, kaya mahirap na magkwento ako rito. Dadamay ko pa yung mga klase ko, tapos di totoo. Eh, baka may mag-comment yan kasi sinungaling kayo, di totoo. Alam nila yun. Alam nila yun. Ha? 2018, after namin ng Japan, ito ha, mga Brother Royce Prime, after namin mapunta ng Japan, nagkaroon kami ng homecoming for 36 years na halos di kami nagkikita-kita mga klase kong ito. Pero alam na nila dahil may nakapagsabi. Handaan, may inuman sila, may alak sila, pero ako'y talagang pinaglaanan nila ng pineapple at fried chicken. Ah, hindi fried chicken, yung grilled chicken, inihaw na manok. Kasi alam naman nilang, hindi ako inom ng alak sa kanila. Tama ka dyan, Brother Royce Prime. Sa tulong at biyaya naman yan ng Panginoon. Okay, sabi, bagay naman maging barangay captain, hindi kong maganda yung... Wala, Brother Royce Prime. Ano lang talaga tayo, alam nyo na yung ating mitiin, ha? Wala doon sa politika. Para sa Panginoon tayo, para sa Panginoon. Okay? Ayan, Team Singapore, Sister Annalie Pitalcorin Manipol at Sister Maricel Pascua, ha? Ingat po kayo dyan. Keep safe ka rin at God bless you more, Sister Annalie Pitalcorin Manipol. Elizabeth Dison Tiksay, maraming salamat, Sister Elizabeth Tiksay. Sister Wilma Kadaig, speaking of Sister Wilma Kadaig, Taiwan, batiin na natin, Sister Yori Antonio Cañada, dyan po sa Taiwan. Ingat po kayo, ha? Ariel Espirito from Baisa Church po pala sila. Sister Lucy Dungo de Guzman, thank you so much po, Nanay Lucy. Naku, umiikot pa. Naku po, mga kapatid. Hindi ko alam kung yung mga comment pa rito. Ay! Thank you na po kayo. Hindi, mas na po prostrate po ako sa internet kaysa sa COVID. Mga kapatid. At anyway, ayan, Rosemary Lindraga. Ayan, Sister Rosemary Lindraga. Jan Rabaka, thank you so much po. Ha? Oh, sino pa ito? Bonjour, Dicia Arnaiz, maraming si Sir Debo Ed. Sino pa ito? Sino pa? Si Denio Jeruel. Okay, so tugang na si Denio Jeruel at ayun, umiikot na naman. Oh, anyway, mga kapatid, ha? Habang umiikot pa ito, ay tayo po ay pumasok na sa karagdagang pagbati, baka mga hindi pa ako na ano rito sa ating mga listahan. Okay, sa Germany po pala si Sir Burden at si Sir Edna Bacharo Villa. Okay, so sino pa? Sa Ireland, of course, ang Kuya John Mars at ang buong pamilya ni Kuya John Mars. Ano po? Diyan sa Ireland. Okay, ayun, tumatawag mga kapatid. Sino? Anyway, so sige po, muli tayong pumasok sa ating pananalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na kakataon, panahon, na kayo ang mapuri, kay aming masamba, mapaglingkuran. Narito, salamat po na kami ay binigyan niyo ng pagkakataon sa napakalaking pribilehyo na kami kaanib ng iyong bayan. At bilang kaanib ng iyong bayan ay naway makita sa amin ang kaibahan, aming pamumuhay, aming salita, sa aming kinakain, sa aming ginagawa. O Panginoon, salamat. At maging sa aming mga kahinaan, salamat po sa mga pangunawa na ginagawa. Patuloy kaming gamitin liwanag, ilawan at asin ng sanlibutan ito. Gamitin niyo kaming mabisang instrumento, udaloyan ang pagpapala sa buhay ng aming kapwa. Narito, nihiling ko po ang mga kapatiran, patuloy niyong patnubayan, ilayo sa anumang kapahamakan, ang mga may karamdaman ay inyo pong pagalingin ayon sa iyong kalooban at sa pangangailangan, Panginoon, ay inyo rin pong sapatan. May mga bukod tanging inilapit na makahilingan sa programang ito. Si Tatay Diosdado Coyacot, siya po ngayon 82 years old na. Marami na po siyang
pinagdaan ng operasyon at maging hanggang sa ngayon. Panginoon, dinadalangin ang kanyang mga mahal sa buhay na siya ay makasurvive sa kanyang nararanasang karamdaman ngayon. Pagalingin niyo po ang mahal naming ama na ito. Balit, katulad ng palagian naming pakiusap, hindi po namin kayo inuutusan, kami nakikiusap lang. Kawaan niyo po ang Tatay Diosdado Kuyakot at ganoon din ang kanyang buong pamilya, ay bigyan niyo po ng kapanatagan. Narito rin po, dinadalangin si Brother Jimmy Crisologo. Panginoon, siya rin po ay tinamaan ng COVID-19. Nawain niyo po siyang tulungan na makarecover sa lalong madaling panahon. Huwag niyo po siyang paintulutang mapahamak. At sa kanyang paggaling, patuloy siyang gamitin mabisa sa paglilingkod sa inyong gawain. Kawaan niyo po si Brother Jimmy Crisologo at ganoon din po ang buong pamilya ng aking kumparing Jaime Crisologo Sr. Kung ay patuloy niyong ingatan kanilang buong family, makarecover po silang lahat sa kanilang naranasang pagkakasakit nitong COVID-19 na ito. Sir Bekbek, nasa ngayon po ay nangangailangan din ng kagalingan. Nawa Panginoon, ipuin niyo na iyong mapagpagaling na kamay ang kanyang katawan. At sa kanyang pagaling, kayo rin po umuli ang magbigay ng pagkakataon na siya'y makapaglingkod sa inyo ng lubusan. Sister Rosalinda Lulu, tinamaan din po ng COVID-19. Panginoon, naway kaawaan niyo ang kapatid na ito. Rowena Feliciano at ang buong nilang samahan, kung sino-sino man sila, Panginoon, kakaswab test po sila bukas, naway mag-negative po silang lahat. Kaawaan niyo po ang kasamahan, pamilya man o kaibigan ni Sister Rowena Feliciano. Patuloy niyo dinadalangin Sir Frank Savings. Patuloy niyo rin ginagamit na daluyan ng pagpapala sa kanyang buhay si Brother Dexter Martamayo. Kung inyo pong kalobang Panginoon naman, ihilingin namin na pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman. At naway sa pamagitan ng kapatid ni Dexter Martamayo ay magkaroon din po siya magpagnanasa na kayo'y makilala. Ngayon, patuloy ko'y pinapanalangin hindi lang mga kapatiran sa buong mundo, kundi ang sangkatauhan, Panginoon, na ngayon ay pinahihirapan ito, COVID-19 na ito. Nawa, Panginoon, umuha na kayo ng paraan sa lalong madaling panahon ay masolusyonan na ang problema patungkol sa karamdaman o sa virus na kinatatakutan ng buong mundo ngayon. At nawa, sa kabila ng ganitong kalagayan, patuloy niyo kaming bigyan ng kapanatagan. Patuloy lang po kami magtiwala. Muli, Panginoon, ang aming kahilingan ay hindi po namin iniutos sa inyo. Amin lang pong ipinapakiusap. Mangyari po ang iyong kalooban. Maraming salamat kung sa inyo kami nakita nagkulang at nagkasala. Inyo kayong patawarin at muli maraming salamat sa patuloy yung pangunawa, pagpapahinungod, pagpapatawad sa bawat isa. Maraming salamat po sa pagdinig sa dalangin at tiniling po namin ng lahat alang-alang sa pangalan ng Jesus Cristo na siya na yung tagapagligtas. Amen. O ayan, mga minamahal kong kapatid kay Cristo, ha? Ayan po, wala na po akong nakitang ano talaga. Titignan po natin dito. Katin po, kasi ikot na. Ayan ako. Ayan talaga mga kapatid, nakakaano. Kaya tayo po ay nagpapano ka lang, bumili na lang uli dito sa taas. Kasi kita nyo, eto na mas maganda naman yung kaya natin pinagawa nga itong studio, ano? Bumili na lang uli ng Wi-Fi na prepaid para tayo po ay hindi nabibiktima ng ano, hindi nabibiktima ng hina ng signal. Ano po? So, ayan. So, titingnan ko pa ho, ah, baka ano, wait lang po, baka meron pang mga comment kayo dito na makikita ko, lalong-lalo na yung mga hindi ko pa nabasa yung pangalan. Kaya lang, grabe. Yan yung mga kapatid, itim pa. O, pero ayan na. O, itim pa, wala pang ano. Wala pang lumalabas. Pero may nakikitang 61 pa na nanonood. Di po ba? Ayan, 61 pa po kayong nandyan. Pero wala na tayong nakikitang mga comment pa. At anyway, ano po? So, sino to?
Oh, anyway, ang mga lumabas ngayon, kalalabas lang, ay nabanggit ko na rin naman lahat. Ay, Tess Suarez, yun lang ang bago nito. Sir Tess Suarez, thank you so much. Ano po? O, ayan. So, sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos, at pinaglilingkuran isang Diyos sa itong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ito po muli ang inyong kapatid sa Panginoon sa Kristo, Brother Richard Thompson, na patuloy na nagpapanukala na kung lulupin ng Panginoon hanggang sa uling hininga ng aking buhay, ay pinapanukala ko po na gugugulin ko ang aking masayang paglilingkod sa Panginoon dito po sa loob ng kanyang minamahal na Iglesia Seventh-day Adventist Church. Sana po tayo magkaisa sa pagpapanukala na maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay kung kinakailangan umabot hanggang kamatayan, tayo po ay magpapanukalang maglilingkod, mananatili, magtatapat, patuloy na magtitiwala at higit sa lahat, patuloy na magmamahal sa ating Panginoon. Ha, mga kapatid, palaging tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po nating tatandaan na tayo pong lahat ay mas higit na minamahal ating Panginoon. Oh, ayan, bye-bye for now. Oh, sabi ni Tatay Ben Bermejo, kahit dito, minsan may problema sa internet. Oo nga. Kay Jonathan Antonio, maraming salamat, no? Maraming salamat. Oo. Ayan, oo. Tama si, ano, tama si Sir Brother or ano, Penny, kay today. Mga kapatid, ano po, hindi ko po kayo pinagbabawalan. Pero hanggat maaari, makikiusap lang po. Iwasan po yung mga pagko-comment. Alam ko po complimentary pero man, idol ha. Hangga't maaari parang ano no, idol. Iwasan po yung ganun eh. Okay na yung brother. Tama yung ano naman yung nakita ni brother o kapatid na Penny Katie Day. Ano po? So Jonathan Antonio kapatid ano? I love you kapatid ha, pero pwede po sa susunod eh iwasan na po yung mga ganung term. Alam ko po yung nararamdaman ko po yung nasa isip mo. Pero may iba kasing connotation. Kaya mas maganda na yung Brother Richard Thompson. Mas katanggap-tanggap na po yun. Ano po? Anyway, thank you so much. At salamat din po sa napansin. Ano po, kapatid na Penny kay today. Para magsilbi na rin pong babala sa mga kapatiran natin sa susunod. Sim Ibora. Ay, maraming maraming salamat from Texas ito si Brother Sim Ibora. At si Papa Geraldo at Mama Mira, akala ko yung busy kayo, pero okay lang ha, at least kahit na paano dito kayo, nakahabol pa rin. O yan mga kapatid, God's will, panalangin niyo po ako, ano ho, bumangon tayo ulit ng mga buhay at lakas bukas, na hintilag natin, kasi may sipon-sipon nga tayo, para magpagpatuloy tayo ng ating devotional program. Bukas po ng alas 6 ng umaga dito sa Pilipinas. Kung oras mo kayo darat na, ari nawa, patuloy lang kayo nagtataglay din ng kalusugan at kalakasan mula sa Panginoon. Bye-bye for now, mga kapatid. Love you. God bless.